Huling nakapaglaro si Lonzo sa NBA noong January 14, 2022. Magdadalawang taon na rin. So 35 games pa lang ang nalalaro ni Lonzo sa Bulls sa buong contract year niya. 22-13 record, may isang triple-double doon si Lonzo. Defensive guard duo pa sila noon ni Alex Caruso para sa Bulls. Siya talaga yung kulang doon kaya nag-i-struggle ngayon. Kailangan ng isang legit point guard. Expected next season makakabalik si Lonzo. Last year na rin ang kontrata niya. May player option pa. So technically, i-accept niya yon. Based sa interview ni Coach Billy Donovan, si Lonzo ay pain-free na. Or yung nararamdaman niya dating sumasakit pa rin yung tuhod niya, wala na ngayon. Ready na ulit si Lonzo na makatakbo by January. Start pa lang yon ng kanyang rehab at matagal-tagal pa talaga bago siya makabalik sa paglalaro. Sa tagal ni Lonzo na hindi nakalaro, ay binabayaran pa rin siya ng Bulls. Minus 18 to 20 million dollars per year itong si Lonzo sa nakaraan 3 taon. Kung titingnan, lugi agad doon ng Bulls kasi nga nagbabayad sila ng malaking kontrata sa isang player na hindi naman naglalaro. Pero sa NBA kasi merong insurance ang isang NBA player. So base ito sa policyadvisor.com, base sa rule, kada team sa NBA require nilang bigyan ng insurance ang top 5 player nila. Sa rule na yon, top 5 highest paid contract. Yung iba naman doon na hindi kasama sa top 5, meron pa rin insurance pero nakadepende na yon kung player ang magbabayad or ang team pa rin. Ang sinabi kasi sa rule, require ang team na magbigay ng insurance sa kanilang top 5 player at meron din naman tumutulong sa kanila noon at ito ang player association para doon sa ibang players. Binago din ang presyo kung magkano ang ibabayad sa insurance ng isang player. $2.5 million na ngayon. Dati, $312,000. Tinaas yun ng 2020 dahil sa pandemic. Malaki ang risk noon na ang player ma-injured or magkasakit. Nung time din na yun, sinakop ng NBA Player Association yung 25% ng payment para sa kanilang insurance. Sakop pa ng insurance na yun yung mga career-ending injury. Ito pa dati, hindi kasi sakop ng insurance kapag na-injured ka outside ng NBA premises. Ngayon naman, pwede na on and off the court related injuries. Meron din kasi nakukuha ang isang NBA player kapag nagkaroon siya ng career-ending injury. Kaya mapapansin nyo, kahit may contract pa yung player, nagre-retire na siya. Tapos minsan, babalik pa rin. Di ko nalang babanggitin yung mga pangalan ng players na yon. Dito naman kay Lonzo ay meron $20 million agad siya ngayon taon. Expected na siyang hindi makakalaro. Binabayaran lang ng Bulls sa kanya ay $4 million. Yung additional $16 million mahigit ay galing naman sa reimbursement ng insurance. Katumbas yun ng 80%. So walang malaking problema ang Bulls dito kay Lonzo kahit hindi siya nakakapaglaro dahil sakop naman ng insurance yung malaking parte ng kontrata niya. Yun nga lang, counted pa rin yung sa salary cap pero meron naman disabled player exception, hindi nga lang ganun kalaki. Meron din silang health insurance para kung sakaling magkaroon sila ng injury, merong gagastusin para ipagamot sila. So kasama din yun sa package bilang NBA player. Kaya maalala nyo pa dati si Ben Simmons, hindi siya binayaran ng Sixers nung hindi siya maglalaro at magpa-practice. Hindi kasi sakop ng insurance yun. Ang nilabas na report noon, meron siyang mental health issue. Nilaban niya yun sa NBA Player Association, kaya nasakop pa rin ng insurance at binayaran pa rin noon itong si Ben Simmons. Dito naman kay Lonzo ay may isa pang option, career-ending injury retirement. Pero napaka-rare ang gumagawa nun at hindi rin in-apply di umano kay Lonzo, baka tama rin siyang bumalik sa dati niyang form.